video guys. Thank you so much for watching and welcome back to my YouTube channel, Rex TV. So ngayon guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang LDR, Long Distance Relationship. Bago magsimula guys ay mag-intro muna tayo. Paano mo malalaman kung totoo ang kasintahan mo sa LDR? Ang pag-survive sa LDR o long distance relationship ay maaaring katibayan na kayo ay kumakapit sa inyong mga pangako sa isa't isa. Nangangahulugan din ito na kayo ay totoo, malalim at seryoso para bigyan ng chance ang pagmamahalan sa kabila ng oras at distansya. Oh guys, ang LDR ay hindi birong relasyon. Dahil dito ay marami pagsubo na inyong mararanasan. Ang LDR ay relasyon lupa at langit ang pagitan. Dahil sa distansya ang dahilan. Relasyong iniiwasan ng karamihan. Dahil ito'y para sa matatag lang, para sa iba. Wala itong patutunguhan. Dahil puro pangako lang po minsan. Ito ang relasyong puno ng sakripisyo, pagtitiis, at pagtitiwala. Relasyong puno ng paghihintay, uyatan, at minsan, pagluha. Yung tipo minsan napapagod ka na. Pero di mo magawang sumuko. Dahil mas matira ang pagmamahal mo sa kanya. Yung tipong iyak na lang. Dahil sinisimula siya. LDR. Para lang yan sa dalawang taong pinatibay ng pagmamahal. Bakit pa LDR. Na kahit ang higil ang sitwasyon pinatibay. Para lang sa dalawang taong maging makontento. Kaibigan lang ako. LDR. Para lang sa taong malayo mo ng mahal, hindi siya magkakarap ng iba. Sa mga taong nagsasabi, ang LDR ay pinagsasabi. At sandali na, subukan niyo na kasi ito. Mga atingin niyo na, ang sabi ko, LDR. Guys, hindi mabira ang isang relasyon sa LDR. Ano na yung ibigin ko, pagtitiis, pagtatakotin, at mundo ng puso kong ito. Kaya guys, para magsagal ang relasyon, ang diyan lang yung isang nakamahalagang salita na ito nga yung pagtitiwala sa bawat isa. Na kahit anumang tukso ang dumating sa inyo, magkalayo magwat, gagawin ang lahat, mapasayo lang ang pag-ibig na alay sa'yo ang awit na Saudi Arabia 2014 September 28. Hanggang ngayon guys, dito ako sa Saudi Arabia na ipagsapalaran para sa pamilya. Minsan na rin guys, aminin ko sa guys sa inyo na ako ay naligaw ng landas dahil sa tukso na sinasabi nila. Nabuti na lang yung aking asawa ay hindi rin nagpatalo o hindi nagpatilag. Pinaglaban niya ako. At actually guys, dahil dito guys, sa ibang bansa, kailangan ng tiba patag ng loob para sa mahal mo sa buhay sa Pilipinas. So dapat lahat yung pagsubay para sa mahal mo sa buhay. Sipin ninyo na kaya tayo nagpunta dito sa abroad ay para magbigay ng magandang kinabukasan.